Kinumpirma ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na isang Chinese survey ship ang dumaan at tumigil pa sa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil sa masamang panahon. Pero hindi raw katulad ng dati, nagpasabi na ang China na nadaraan sa ating EEZ ang barko nito. May report si Chino Gaston. Sa satellite tracking mula sa geographic information expert na si Jess Florin, mula August 12, nagsagawa ng survey ang barkong Zhangjian. Sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, may 400 nautical miles ang layo sa Luzon. Pero makikitang lumapit ang Chinese survey ship sa bandang Catanduanes at Samar noong August 21 at August 22, panahong malakas na mga pag-ulan at hanging dala ng pagdaan ng Bagyong Ineng. Huli itong namataan sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Kinumpirma ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang namadaang Chinese survey ship sa pagdinig ng defense budget sa House Appropriations Committee kanina. Pero hindi raw gaya ng mga nakaraang pagdaan ng Chinese vessels na ikinainis ni Lorenzana, nagpasabi raw ang China na daraan at titikil ang kanilang barko dahil sa masamang panahon. Nagpasabi na po yung imbahada ng China na yung barko nila ay nagtago lang sa masamang panahon kaya lumapit sa atin. Pero nung gumanda po ang panahon ay umalis naman at umuwi na sa China. Ang Philippine Navy ang naatasang gumawa ng SOP o Standard Operating Procedures sa proseso kung paano sisitahin, kukomprontahin o sasalubungin ang mga foreign warship. Pero noong nakarang linggo, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat magpaalam ang mga foreign warship. Sa United Nations Conventions on the Laws of the Sea o UNCLOS, hindi kailangan magpaalam ang mga barkong daraan lang sa teritoryo ng isang bansa. Pero hindi dapat ito titigil, liban na lang kung may aksidente o emergency. Ang mga submarine naman, kailangan nakalutang kung daraan. Before, we do not have any basis to accost them, accost these ships. But recently, when the President pronounced that they have to ask permission, then I think we have no basis to do that. Para sa maritime expert na si Professor J. Batumbakal, makakatulong ang pagbuo ng SOP para sa pagpasok ng foreign warships. Magandang bangitain din daw na may pasabi na ngayon ang Chinese Embassy. At least with the firm protocol in place, then you'll have both the consistency and the predictability. Yeah. Uh-huh. You have both consistency and predictability in the reactions and the actions to be taken. Sa pulong ni President Duterte kay Chinese President Xi Jinping sa China, inaasang tatalakayin ng ating Pangulo ang International Arbitral Ruling at iba pang issue kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Chino Gaston, GMA News.